Mabigat. Yes, ito ang panibagong clue na ibinigay ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo about her gown. Marami na kasi ang naglalabasan sa social media na mga litrato at haka-haka na ito daw ang magiging kulay at design ng kanyang magiging gown. Pero ang totoo, iilan lamang ang nakakita at nakakaalam kung ano talaga ang itsura ng actual na magiging gown ni Miss Rabiya Mateo. Sa latest interview sa kanya, ito ang sinabi niya. Papractice na din ako ng swimsuit walk tsaka gown ko. So I already have my gowns with me. Syempre surprise mo na yung details, but pinapractice ko na siya araw-araw so that pagdating ng competition, parang it's gonna be easy for me to execute and to let you guys know the details kasi sobrang ganda ng gown. Pero mabigat siya. Inamin din ni Miss Rabiya that she tried, practiced, and proud na ang makeups niya sa kanyang daily schedules ay I've been training for months how to do my own hair and makeup. So, as you can see, ako lang talaga to. I have no assistant here. Kaya, kailangan talagang pag-aralan mo din yung face mo. Eh, you know naman ni Miss Diane, I am a chameleon beauty. Konting, kunyari mag-darker shade lang ako ng eyeshadow, I look different na. So, kailangan talaga maging critical in everything that I put on my face. So, pero meron na, nakatabi na yung winning look para sa May 16. At tungkol naman sa tinatawag na mga social media pageant fanatics na fan wars, nag-open up din si Miss Rabiya na maging sila ng mga kandidata ay affected na rin sa mga pag-aaway ng kanilang mga fans. Pero they learn to ignore at nagko-concentrate na lang daw sila sa pageant night. Namin din niya na pa din kami pinadalhan ng schedule of events, to be honest. Sorry. Sa social media, yung kalat niya yun sa public, I'm not even sure if yun ba talaga. At sa concern ng lahat about Q&A, ito ang kumpirmadong sinabi ni Miss Rabiya. Kasi yung favorite segment of the competition, Q&A, kasi para akong nag-aaral, eh, I love to study, I love to learn. So, sana talaga makapasok sa top 5 at sana talaga magamit ko yung mga napag-aralan ko for this past few months. Habang papalapit na ang finals night, sunod-sunod na din ang mga interviews sa mga candidates. Lubos nating nakikilala at nalalaman ang kwento nila. Kaya tanong sa karamihan, sa tingin ninyo, lumalakas ba ang laban ng Pilipinas? Sino para sa inyo ang papasok sa top 5? Drop your comments po sa comment section natin.